gustong Pinoy magpakailanman. Umahaman mo bumagyo, iti ay di naglalaman. Kailan mo ba mapapansin na ang gusto ko lang naman yung atensyon mo? Ah, di ba anak mo din naman ako? Kailan ba yung huling beses na kinamusta mo ako? Pakailan yung huling beses na niyakap mo ako? Wala, di ba? Loser! Sa loob ng mahigit 40 taon, marami na tayong celebrities na nakilala mula sa programang Eat Bulaga dahil sa kanilang mga pa-contest. Sumikat ang mga kagaya ni na Aiza Siguera, Raiza May Dizon at si Jericho Rosales na nanalo noon bilang Mr. Pogi. Ngayong gabi, ating tunghayan ang talambuhay ng lalaki na nagwagi rin sa naturang kompetisyon. Siya'y walang iba kundi si Carlo San Juan, na isa ng artista ngayon dito sa GMA. Ano-ano kaya ang mga pinagdaanan niya bago niya nakamit ang kanyang mga pangarap? Malalaman natin yan dito sa aming episode na pinamagatang ang driver na Mr. Pogi, the Carlo San Juan Story. Pasok mo nga ito, iho. Sige po, ha? Opa, promise mo sa amin, ha? Hindi ka nababalik sa abroad. Ay, oo naman. Promise, promise. Ha, hindi na kababalik doon. May malaking hakita doon eh, pero hindi mo naman matutumbasan yung pangungulila ko sa inyong mga anak ko. O, di ba? Malaki na. Mystery nyo namin kayo. O, ngayon, kasama mo ng pamilya mo. Hindi ka na madedepress, ha? Promise, promise. Pa, wag po kayo mag-alala. Para po hindi po kayo malungkot, ipapashare po namin kayo lagi. Sino ba tong batang to'y kanina pa sabat ng sabat sa usapan? Uy! Pa, hindi nyo na ako ba nakikilala ang bunso nyo? Si Carlo! Carlo? Ah, ikaw na ba yan? Aray mo! Parang kailan lang tatlato na ba yan? May ganito lang pala ka? Aba, tingnan mo naman kasi ang itsura mo. Para kang gusgusin. Hindi ka maglinis. Napagkamalan tuloy kitang boy. Well, I can't blame you pa. Wala rin nga maniwala na kapatid namin yan eh. Totoo po. Tignan niyo naman po, puro uling. Sama ko nga pa. Ano ba kayong dalawa? Kayong dalawa, pinagtutulungan niyo na naman ako. Porque ako lang lalaki dito. Pwes, ngayon, andito na si Papa. May kakampi na ako. Tignan mo na. Tignan mo. Bigyan mo yung kamay mo na. Yan. Kaya pabuti, makaka-attend po kayo ng graduation ko. Sabi, sobrang saya nun pa. Lalo na makikita mo yung mga klase ko pa. Tsaka, magaling ako magbalik ko. Parang di naman. Nagano nga ako kanina. Dumis, dumis. Eh, ako po yung nagluto ng tao. Oo nga eh. Uy, friends, my son! Uy, ano na? Pa. Pating, kita mo yung dahil si Gale pa. Oo nga. Kaya mo naman, napakaganda. Sulit na sulit ka dyan pa. Maasahan ka talaga, anak. Ba, mahilig ka doon sa loob. Aliga, pag-usap tayo. Doon tayo magkikita. Madaan na rin po kami. Sige, tayo na rin. Mind, hindi ka po ba nasasaktan pag nakikita mo yung anak ni Papa sa labas, si Kuya? Kasi siya yung remembrance na minaw ng babae sa buhay ni Papa, tapos ikaw, malawa lang. Anak ko,
sanay na ako. At saka, ano naman kung pangalawa? Ako naman ang pinagkasalan. Kita mo naman, kahit 10 taon ang tanda ako sa kanya, oh. Diba? Ganda rin nanay mo. Ikaw naman yata ang nagsiselos eh. Dahil Kuya Renz mo ang binibigyang atensyon ng papa mo. Aminin. Mahihiyaing ka raw noong unang panahon? Sa anong mga sitwasyon? Sige nga, kwento mo sa amin. Tita Mel, nahihiya po ako dati kasi kada titingin po ako sa salamin, ang nakikita ko lang po ay isang lalaking patpatin, kulot ang buhok, tapos hindi ko marunong mag-ayos, saka kuba. Kaya wala po akong confidence dati. Oy, dahil nalang kita doon. Ay, sige. Congratulations! Ma'am, mag-uumpisa na yung graduation. Wala pa rin ba si Papa? Oo nga eh. Natating yun. Natating yung Papa mo. Ano lang kasi sabi nila may biglaan kailangan puntahan ng Kuya Renz mo. Ano na naman yung lakad nila ni Kuya? Huwag na natin siguro saan si Papa na dumating. Oo. Huwag ka nang malungkot. Papangit ka sa picture. Pangit naman talaga ako, eh. Sino nagsabi? Aawayin ko. Tingnan ko nga. Oh. Oh, kita mo kahit sa ang angulo, Pogi ang anak mo. Sinasabi mo lang yan, makasi anak mo ako, eh. Pero ma, thank you ah. Kasi ikaw, nagagawa mo ako mapagmalaki. Di tulad ni Papa. Kaya mo ma, promise ko sa'yo, pag nag-college ako, pagbubutihin ko para makuha ko yung diploma na gusto ko. Para naman, siguro pag may diploma na ako, mapagmalaki din ako ni Papa. Saan ba punta mo? Ama, baka kasi maiwan ako ng tropa eh. Mag-inquire po kami para sa college entrance exam. Paano po? Muna na ako, ha? Carlo, sandali. Pwede ba? Maupo ka muna. May pag-usapan lang tayo. Ano po yun? Napag-usapan kasi namin ang mamula. Baka pwedeng tumigil ka muna sa pag-aaral. Nak, alam mo namang hindi na makakapag-abroad ang tatay mo eh. Hindi na namin kakayanin yung sabay-sabay kayong magkukulehyo. Patapusin na muna natin mga ate mo, ha? Tapos ikaw. Ikaw. Nak, sana naman maintindihan mo ang sitwasyon. Sige ho. Huwag niyo po malalahanin. Car wash ko lang po yung tricycle sa labas. Dahil sa kagustuhan talaga niyang makapag-college, sinubukan ni Carlo na mag-try out bilang varsity ng volleyball sa isang universidad. Sa kabutihang palad ay natanggap naman siya at napagkalooban ng college scholarship. Upang hindi na rin umasa si Carlo sa mga magulang para sa kanyang baon at gastusin. Namasada si Carlo bilang tricycle driver sa tuwing wala siyang pasok. Nay, saan kayo, Nay? Hindi, anak sa kabila. Sa kabila.
ang Pogi naman ang driver nito. Pwede mo ba ako i-atin? Kahit saan. Kahit sa langit. Si Tita, masyado na po kayo mapag-drive. Naku, Lola, bilang respeto sa matanda, ha? Pwede doon na ho kayo sumakay sa unang tricycle. Aba, aba, aba. Hoy! Mas nauna ako sa'yo. Pwede ba? Huwag kang mang-agaw ng driver, sweet lover ko! Wait lang po mga madam, huwag po tayo mag-away, huwag pumayin itong ulo natin, no? Gawin po natin, pila na lang po tayo, doon po tayo sa unahan. Pila na lang po tayo sa unahan. Opo. No, gusto nga. Hindi, kasi ikaw ang gusto ko. Mas nauna ako sa kanya. Ako, alam mo, ako ikaw, kunwari ka pa eh. Tuwang-tuwa ka rin ang pinag-agawa ng dalawa eh, no? Mula nang dumating ka rito at nag-drive ka, nagkagulo na lahat ng toda. Ha? Eh, kung todasin kaya kita? Pasensya, kuya. Ayoko naman ng away. Dito lang din ako, kagaya nyo, naghahanap buhay lang din. Pero sige, kuya, para walang talo, sa inyo na po yung pasero. Gagarahin na lang po ako. Pasensya, kuya. Pero teka, Pogi. Hati mo muna ako. Sasakay sa'yo, diba? Hindi po. Thank you na lang. Salamat. Pwede ba ako na lang yatin mo, Pogi? Sabi ko na eh. Gagarahin na po eh. Pogi, huwag! Sandali, Pogi. Hati mo na kaya po, Pogi. Carlo! Hindi mo ba tapos yan? Hindi pa ho eh. Kailangan po kasi talaga palitan yung pyesa pa. Basta po kasi talaga pag second hand lang, may pagkasirain po talaga ito. Uy, dapat yan, inaalagaan. Kung ano-ano kasing inuuna mo eh. Imbis na makatulong, nakakaperwisyo ka pa. Ayusin mo yan, ha? Opo. Uy! Ano, Tol? Bakit ka absent kanina? Sabi ni Prof, delikado yung grades natin sa kanya. Kailangan natin mag-special project. Special project? Oo. Gastos na naman niya. Anong gusto mo, Tol? Ha? Bumagsak tayo. Alalahanin mo yung scholarship natin. Pag bumagsak tayo, mawawala rin yung scholarship. Hindi ko na nga malaman kung ano unahin ko eh. Kung pamamasada ba, pag-aaral o pag-varsity. O pag di ako namasada, wala akong panggastos sa school. Pag di naman ako nag-aral, babagsak ako sa mga subjects. Pag bumagsak ako sa mga subjects, o ano, tanggal scholarship ko. Nang mga panahong iyon, halos gawin na nga ni Carlo na araw ang gabi para lamang mapagsabay-sabay niya ang pamamasada ng tricycle, pag-aaral at pagiging athletic scholar. Hanggang sa... Ma'am, saan ko ilalagay itong gamit niyo po? Pakalagay mo na lang dyan. Kasalo ko ang gumagap pag sa malapitan. Ma'am? Pogi, dito ka muna. Bakit po? Hubad! Ma'am? Hubad! Ma'am, huwag naman po. Hubad! Yan, hubad. Yan, very good. O, diba? Hard to get? Sagot ko na yung boundary mo. Basta biyahing langit tayo! Hindi po kasi yung unang klaseng tao mo. Tsaka, may susunod iba po kung pasahero, ma'am eh. Baka una na po ako, ma'am. Kasi naghihintay na po yun, ma'am. Dito ka muna! Ma'am, kailangan ko na po talaga umalis. Umaarte ka pa. Dito ka na. Ayan. Kota ka na sa boundary mo, at kota na rin ako. Mukhang masarap ang magiging merienda ko nito yun. Oh, mas lang po, ma'am. Huwag naman po. Bangka mo pa. Ma'am, marangal po yung utak akong pagtatricycle. Ayoko naman pong ipunin pa konti-konti yung gusto niyo ibigay. Sa araman po, huwag niyo po kami bastusin.
Joy, sino yung Joy sa buhay mo? Isa po siyang model sa school, tapos sumali po siya ng pageant na natsempohan naman po na kami pong mga varsity yung nag-a-usher. Ano nangyari? Uy, maraming salamat. Tara dito. Wala ka naman. Hello? Grabe to. Ganda talaga ni Joy, no? Sayang naman, Tol, kung di ka makakapogi points sa kanya. Yan, yung pag-ipipresenta mo ng pagdala ng gamit niya, pogi points na yan. Oh? Oo. Sige na nga, sige na. Sige na, bye. Joy, may problema ba? Nakakairap kasi yung PA ko eh. Kung kailan magsisimula na yung pageant, eh ngayon pa siya wala. Sino magpapahal sa akin ng body glitters na? Ah, ito! Angel to! Mabait! Kamang ka ba? Mabait! Well, mukhang di ka naman manya. Ikaw na lang magpahal sa akin ng body glitters. Sige na! Wait, saan ba't ako? Ano kasi, Joy, kasi... Kinaon na! Gusto ko sana kasi yung girlfriend na... Ay, yung babaeng unang mahawakan ko eh... Girlfriend ko, oo. Diba? Ganun ba? Oo. Well, since matagal mo na rin naman akong nililigawan, edi... Sige na! Sinasagot na kita! Tayo na, Carlo! Tayo na! Oo! Oo! You can now touch me, Carlo. Oo, hindi. Lang kasi makapaniwala na girlfriend na kita eh. Wait lang, totoo ba? Totoo girlfriend na ba kita? Oo nga. Bilis, Carlo. Ito na. Teka. Ito ba kadami? Ayan. Oo. Taganin mo. Yes. Ayan. Okay na ba yan? Oo, tapos ganunin mo. Ganon? Oo, ganon. Dahil sa labis na pagmamahal ni Carlo sa kasintahang si Joy, naging sunod-sunuran si Carlo sa lahat ng hilingin nito. Hanggang sa... Ay, wala pong sasakyan mo. Hindi kami hindi pa nagkakulat. Joy! Saan kayo punta? Mami mo? Carlo? Oh. Why are you driving that cheap three wheels? Namamasada ako pag wala akong ginagawa. Alam mo na, para makatulong sa pamilya. Ano? Joy na, kilala mo ba itong tricycle driver na to? Ha? Huh? Hindi. Come on, Mom. Doon na lang tayo mag-antay ng taxi. Joy, kausapin mo naman ako. Ilang araw mo na akong hindi kinakausap. Hindi mo sinasagot yung chat ko. Hindi mo sinasagot yung tawag ko. Joy, ano? Minagawa ba akong mali? Nothing, Carlo. Okay? Wala. It's just that ang mali nito eh. Mali to. You're not the right guy for me. Joy, paano ba ako magiging tama para sa'yo? Sorry, Carlo. Pero break na tayo, okay? Ayoko ng boyfriend na isang tricycle driver lang na tulad mo. Bicycle driver lang? Oo. Joy, alam mo bang marangal yung ginagawa kong trabaho? Alam mo bang wala akong ginagawang masama? Ginagawa ko yung para makatulong sa pamilya ko, Joy. Sa tawagin mo ang tricycle driver lang? Joy, please naman. Huwag mo naman ako ipahiya dito, Joy. Please, Joy. Please naman, Joy. No, Carlo. Joy, mahal kita, Joy. Huwag ka pang makapagalik sa akin, Joy. Please. I have to go! Joy! 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 Joy, mahal kita, Joy! Joy, please! Sige na, Tol! Pumayag ka na! Ayoko nga, di ba? Ayoko sumali ng Mr. Campus na yan. Alam mo naman na may pinagdadaanan pa ako kay Joy. Tapos papasali mo ako dyan. Napahiya na nga ako dun. Ano gusto mo? Pahiya din ako dyan. Alam mo, pagkakataon mo na to para mapatunayan sa kanya na hindi ka dapat minamalit o minamata. To lahat ng varsity nakabackup sa'yo. Oh, malay mo kapag nanalo ka dyan, makipagbalikan sa'yo si Joy. Ayaw mo ba nun? Ha?
Na! Sumali ka na! Ikaw lang. Sige na! Welcome to the Mr. Campus Pre-Pageant Night. To start the parade of the national costume, let's call on our candidate number one, Mr. Carlo San Juan! Napunta sa mundo ng yung mga pageant para sa mga kalalakihan. Naging pasahero ko po yung handler ko noon, si Night Tuesday Bello po. Parang pangit pa nga po yung first meeting namin kasi... Welcome to my place! Wag naman dyan. Alam mo, pwede ba ipasok mo na lang din dito sa loob? Pwede po ba dito lang po? Kasi po, nagmamadali na po ako and... Yung pasahero ko po kasi inihintay na ako. So, una na po ako ah. Wait lang, Iho. Ano nga ulit pangalan mo? Baka may time ka pa. Alam mo kasi, pwedeng-pwede ka. Dito ka na. Ayan. Kota ka na sa boundary mo. At kota na rin ako. Ma'am, huwag naman po, ma'am. Mamukha-mukha! Pwede rin ho ba? Tigil-tigilan niyo nga ako. Alam ko naman yung habol niyo sa akin eh. Anong habol ang sinasabi mo? Walang ganun. Ano ka ba? Ang ibig kong sabihin, pwedeng-pwede ka sa pageant. You know what? I'm a talent scout and a respected talent manager. I can help you. Ganun ho ba? Pasensya na po. Akala ko kasi... Ano ka ba? Hindi naman kasi ako ganun. Gusto lang kita tulungan. You know what? Hindi ka lang kasi gwapo, meron ka pang prinsipyo. I like that. Kung gusto mo, kung magtiwala ka lang sa akin, I can make your dreams come true. Anyway, my name is Tuesday Bello. Nice to meet you. Carlo. Bagamat may pagdududa noon si Carlo sa totoong pakay nito, napatunayan ni Carlo na isang ang mabuting tao si Tuesday Bello. Kaya nagtiwala si Carlo na alagaan siya nito bilang talent manager. Okay, go. Three, chin up. Ako na mag-demonstrate. Alright, do it. Sa kabila ng paghahanda para maging isang ganap na modelo at pageant contestant, hindi pa rin pinabayaan ni Carlo ang kanyang pag-aaral. Nasaan man sa mundo, bumahaman o bumagyo, iti ay di na gawa mo. Ang stiff-stiff mo, hindi ganyan. Alam mo, Carlo, you can build confidence kahit suot mo ukay-ukay. Remember, confidence is the best outfit you can wear. Alright? Okay, isa pa. Inaapi ka man sa huli lalaban. Oh my God! Ito yung gagawin mo lagi. I'm so proud of you. Ganyan! Dahil sa tulong ng kanyang manager, ay unti-unti nang nagkaroon ng kumpiyansa sa sarili si Carlo. Ano talaga yung kagos eh. O, tira. Wala pa ba si Carlo? Kaya nga po eh, kanina pa po yun. Eh, ma, huwag na lang po kaya natin siyang hintayin. Oy! Kainan nga naman po yung pupuntahan natin eh. Eh, for sure, ang baduy na naman ng forma niya. Eh, talagang dalawa. Tumigil nga kayo. Carlo! Halika na! Halika na tayo sa park!
ng anak ko. Carlo, ikaw nga ba yan? Oh, in fairness, nagmukha kang tao. Kailangan ko talaga paghandaan yung pagsali ko sa Ginoong San Pedro, Laguna eh. Oh, manood kayo ha. Carlo, sumasali ka pala sa mga ganyang contest. Ano bang napapala mo dyan? Ha? Hindi ba yan makakasira sa pag-aaral mo? Hindi ba't pang bakla at babae lang yung mga ganyang pageant? Hindi ka na nahiya? May lalaking tao eh. Ka na! Ito na ako. Wala pa tayong abutan doon. Ito na ako eh. Kalukohan. Pumapasok ko. Sarado ko lang po yung pinto. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng pagtatanghal ng Ginoong San Pedro, sa kabila ng kawalan ng suporta ng kanyang ama, ay ginawa ni Carlo ang lahat. Bagamat hindi niya nasungkit ang titulo, tinanghal naman siyang second runner-up sa nasabing pating palak. Ma, pasay niyo po talaga to. Kahit second runner-up lang po yan, ginawa ko pa rin po yung best ko. Ano? Itong second, ang galing mo pa rin. Ang galing mo! Congratulations! Thank you, ma. Ginoong San Pedro, di ba? This call for a celebration! Come on! Come on! Pa! Oh, tira! Pa! Pasay niyo po ito ni Mama. Ganun niyo po, oh. Congratulations para sa panganay ko, si Renz! Renz, asa ka naman? Renz, halika rito, pumasok ka rito! Ha? Renz, halika! Oh, alam nyo ba, ha? Top 2 sa company sales nila, number 1! Anak, lagi kang top lagi, ha? Number 1, hindi number 2, ha? Number 1, hindi number 2, number 3, number 1! Ang kalit na rin itong anak ko! Salamat pa. Alam mo namang jamba lang yun pa. So, yan si Carlo, magiging number 1 din yan. Ratal. Excuse me, Renz, ha? Sandali lang. Ano ko pa naman, June? Kailangan mo pang sabihin yung sa harapan ni Carlo. Lahat ng pasakit mo, tatanggapin ko, pero sa akin yung bigay. Huwag sa anak mo. Papa, ma, isis lang po, ha? Angkat lang po ako. Carlo. Nak. Carlo. Sino naman ang nag-udyok sa'yo na sumali sa Mr. Pogi sa Itbulaga? Si Night Tuesday Bello po. Oh. Kahit wala po akong tiwala sa sarili ko, pinapalakas niya po yung loob ko. Galing Canada pa itong suit at sapatos, dude. Naku, mukhang branded pa yun. Tsaka pareho pa nga tayo. Tsaka kung meron naman nanalo sa atin, ikaw lang yan o kaya ako. Nakita mo ba yung suot ng kalaban natin? Parang galing UK. Okay, pare. Paul, magbakot pa kaya ako. Tagilid laban. Wala akong palag dyan sa dalawang yun. Paul naman. Pinanghihina ka naman ng loob eh. Ano, okay lang ba sa'yo na lagi ka nalang talunan? Sa jowa mo, sa mga contest. Pamilya mo. Ikaw, bully ka din eh, no? Ikaw kaya upakan ko dito. Tsaka lang, Tol. Ito naman. Tol, minomotivate lang kita. Parang coach. Oh, matagal mo na akong kaibigan. Iniwan ba kita? Hindi, di ba? Kaya-kaya mo yan, Tol. Laban lang tayo. Dahil sa pagmamaliit ng kanyang mga nakalaman, mas lalong nagpakitang gilas si Carlo sa patimpalak na iyon ng Itbulaga. Kaya naman nakapasok ito sa weekly, sa semifinals, hanggang sa umabot na siya sa grand finals ng TV pageant na Mr. Pogi. Uy! Tol! Relax ka lang! Last na to. Grand finals na. Ano, ngayon ka pa ba kakabahan? Kaya mo yan. Alam mo, Tol, parang okay na nga sa akin na nakapasok ako ng grand finals eh. Eh, di na nga ako umaasa na manalo, Tol eh. Kasi alam mo naman,
Lagi na tayong pangalawa lang o runner-up. Pero Tol, salamat ah. Kasi sinuportahan mo pa lang ako dito. Sana man lang, nandito lang din yung pamilya ko para supportahan din sana ako. Duro naman. Wala yun, Tol. Kaya mo. Ako, Carl, yung naghahanap sa'yo. Mga bisita mo. I'm sure matutuwa ka. Sandali lang. Sino? Sino? Hmm? Let's go. Ah, oh. Sir. Dumating ka. O, oh, ayan ha. Nandito kami. Pamilya mo. Tutusuporta sa'yo. Okay. O, bunso. Kagalingan mo, ha? Oo. Kaya kayo mo yan. Ikaw pa. Salamat. Dahil sa suporta at hatid na inspirasyon ng kanyang pamilya, ay mas pinaghusayan ni Carlo ang kanyang performance sa Grand Finals. Hanggang sa siya na nga ang tanghaling Mr. Pogi 2019. Pagkatapos manalo ni Carlo, maraming natanggap na alok si Carlo para maging modelo at artista. Ngunit ng taon ding yun, dumating naman ang pandemya. Mama Ru, double time daw po. Ay, okay na to. Pogi, oh. Thank you, thank you. Doon na ako sa set na. Sige po, ingat. Hi, Carlo. Hi. Uy, Carlo. Ayan. Congratulations nga pala. Ah, I'm sorry, pero nag-meet naman tayo before kasi parang hindi kita namumuka. Sorry, medyo okay. Ano ako. Yeah, hi. Ako nga pala si Joy. Remember? Joy? Uy, Carlo. Sikat ka na pala. Hindi mo man lang sinabi. Carlo, pwede pa bang mag-comeback sa buhay mo? Ako naman yung bigyan mo ng second chance, oh. Please? I promise I will do everything para maitama lang natin yung mga maling nangyari noon. Alam mo, Joy, wala namang maling nangyari. Actually, tama nga siguro na nawala ka sa buhay ko. Kasi hindi ka nawala. Siguro wala din ako dito. And siguro nga, I have to lose you para mas makita yung best version ng sarili ko. Dahil dun, sa'yo pa nga dapat ako nagpapasalamat eh. Thank you, Joy, kasi naging magandang lesson ka ng buhay ko. Well, speaking of lessons, I think I learned mine as well. At Carlo, hindi pa naman huli, diba? Para makapagawa pa tayo ng mga good memories together. Come on! Carlo! 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 Halika muna! Wait lang, saglit lang. Yung isang staff kasi sinugo sa ospital, ang taas ng lagnat at inubo at may COVID symptoms. Nag-cancel na rin ibang offers natin. Pag nag-lockdown, mawalan tayo ng racket. Masasaya ang pagkapanalo mo sa Mr. Pogi. Meron daw pagkakataon naman sa isang set daw, eh, kinuha kang artista, hindi ba? Pero sumobra daw ang ano, napahiya ka daw. Ano bang ginawa mo? Ba't ka napahiya? Carol, patawarin mo na ako, please. Nagsisisisi na ako sa mga sin... Direk, sorry po. Nautal lang po ako, Direk. Cut. Isa pa. ID, oh. Isa pa. Ayusin mo na. Opo, Direk. Bawi po ako, Direk. Out, ID. Rolling. 5, 4, 3, 2. Action. Carol, patawarin mo na ako, please. Nagsisisi na ako sa mga sinabi ko na... Yung mga sinap... Direk? Cut! Ano ba yan? Hindi, Direk. Nakalimutan ko po yung line ko, Direk. Sorry po. Kabago-bago mo. Cause of delay ka.
Nakailang text na tayo, ha? Sorry po, Direk. Kung sasayahin mo oras namin, mabuti pa. Papalitan ka na lang. Po, Direk. Huwag naman po, Direk. Direk, babawi po. Direk. I promise. Direk. Tawagan mo nga yung TC. Palitan niyo na ito. Oh, Carlo. Akin na yung boundary mo. Abay, kahapon ko pa iniintay yan, ha? Akin na, papandagdag sa pamalengke. Pap, pasensya ko. Discrashing. Nahold up po kasi yung kagabi. Anak naman ng Carlo naman. Sana sa ibang mo nalang pinapasada tong tricycle. Di sana meron tayong boundary ngayon. Kung ano-anong inuuna mo kung hindi ka sana sumali dyan sa pageant na yan at nag-arti-artista, di sana graduate ka na sana ngayon. May magandang trabaho ka na sana ngayon. Kung ano-anong inuuna mo? Ikaw pa, kailan mo ba ako inuna? Eh, mas inuna mong inisip kung kumita ba yung tricycle kaysa kung nasaktan ba ako ng hold-upper o hindi. Okay lang pa. Sanay naman na ako na laging pangalawa lang sa'yo, eh. Pangalawa kay ate sa pag-aaral. Pangalawa kay kuya. Kaya nga siguro pinilit kong manalo dun sa pageant at sinasalihan ko, eh. Para kahit dun man lang sana mananasan ko maging number one. Para sana mapansin nyo naman ako. Hirap kasi magpapansin sa inyo, eh. Kailan mo ba mapapansin na ang gusto ko lang naman yung attention mo? Pa, di ba anak mo din naman ako? Di ba? Parang sila ate na lang, eh. Saka si kuya. Parang sila lang yung anak mo dito, eh. Nak, nagsiselos ka sa mga kapatid mo? Nagsiselos ka sa kuya mo? Hindi ko alam na ganyan palang nararamdaman mo. Sa kagustuhan kong makabawi sa panahon na nawala sa akin ang kuya mo. Hindi ko alam na ikaw na palang napapabayaan ko. Ayan pa. Ayan yung nararamdaman ko. Napapabayaan. Minsan nga pa iniisip ko si mama na lang yung pamilya ko dito, eh. Siya na lang yung nagmamanasakit sa akin dito pa, eh. Bakit pa? Kailan ba yung huling beses na kinamusta mo ako? Pakailan yung huling beses na niyakap mo ako? Wala, di ba? Pero okay lang pa. Ganyan talaga, eh. Pangalawa lang ako sa buhay mo, eh. Nak, alam mo bang naramdaman ko rin ang maging pangalawa? Sa abroad. Second class citizen ang touring sa amin. Masakit, pero... Pero anak, naging matatag ako. Anak, gusto ko maging matatag ka rin, katulad ko. Kagaya ng mga kapatid mo. Anak, pantay-pantay ang pagtingin ko sa inyo, ang pagmamahal ko sa inyo. Patawarin mo sana ako. Sa ginawa ko, ikaw palang nasasaktan. Pogi ng anak ko at higit sa lahat. Mabait. Mabait. Nako, dati, uhugin at gusgusin lang tong kapatid kong to.
Ngayon, no? Binatang binata na at gagraduate na rin. Teka ma, parang may nakakalimutan ako. At Mr. Pogi, manamin yan! O Carlo, huwag ka agad mag-asawa, ha? Nako ate, wala pa sa priorities ko yan. Ay, paano ma? Wala na po ako, ha? Teka muna! Hintayin mo ng papa mo. Sinundo lang ang kuya mo. Mama, okay na yun. Huwag na tayo umasa para hindi na ako masaktan ulit, diba? O paano? Wala na ako ate, ha? Sige. Nak! Carlo, nak! Tol, graduate ka na. Nga pala, Tol, congrats. Saka, Tol, sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Kahit anong kailangan mo, lumapit ka lang sa akin, ha? Huwag kang mahiya. Oo, oh, kuya. Siyempre, babawi ako. Pag may kailangan ako, lalaki. Alaw, ha? Oo naman. Akala ng anak mo, hindi ka na dadating. Pa, pwede pa naman yun eh. Siyempre, graduation ng anak ko. Gusto ko makitang umakit ng interplanet ang bunso ko, di ba? Nak, number one ka! Tama! Oh, di ba? My second emotion! Oh, isa man tayo sa second na yan, Ming. Oh. Alam mo, kalimutan natin yung second na yan. Alam nyo kasi dapat sa pamilya, walang nagbibilangan kung sino yung nakakauna or yung nakakalamang. Kasi ang tunay na nagmamahalan, hindi po nagbibilangan. Dapat pantay-pantay at todo kung sumuporta sa isa't isa. Oh, siya pa. Waki. One, two, waki. Sige, Ay, face mask. Waki, may tayo kapasok eh. Okay. Umalik ka. Pasok na. Sige na. Parang sumakitang binti ko dyan. May waki pa nalalaman. Carlo, alam mo, maraming mga kabataan ang nagnanais talaga, nangangarap, ano, na maabot nila yung katulad ng naabot mo. Ano yung mga pwede mong ipayo sa kanila? Dahil po sa gabay ng Diyos, eh, narito po ako ngayon, nagkaroon ng isang kwentong magpakailanman hindi ko po makakalimutan. Lagi niyo pong ibibigay yung best niyo at meron po ako nalig na kataga na always take the leap of faith. Lagi po kayo mag-try para sa huli, wala kayong pagsisisihan. At siyempre po, huwag niyo po kakalimutan ng pag-aaral. We hope na talagang ang iyong career ay talagang sumulong hanggang sa marating mo talaga yung sukdula na pangarap mo. Ha, Carlo? Ha? Good luck to you and huwag mo kalimutan magdasal sa Diyos. Okay? Thank you very much. Yes po, tita. Thank you po. Isa si Carlo sa nagpapatunay na nasa ating mga sarili ang katuparan ng ating mga pangarap. Mahirap ka man o pinabayaan ng mga magulang mo o di kaya kinukutsa ka ng sarili mong pamilya o minamaliit ka ng ibang tao na ko. Huwag mo silang bigyan ng puwang dyan sa puso at isipan mo. Ang aking payo sa aking mga kamilenyas, aral kayong mabuti, ha? Galingan ninyo sa anumang napili ninyong karera. Higit sa lahat, magdasal at maniwala kayo sa sarili ninyong kakayahan. Dahil yan ang magiging susi ninyo sa inyong tagumpay. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magtatagumpay saan pa man?